FM, my YouTube channel na! Abangan ang mga nagsusumiksik at naglilig-alig ng mga fresh videos ng mga Energy FM DJ! At di lang yan, i-click mo pa ang subscribe button at notification bell para lang ka-updated sa aming happenings! Update! Okay. Subscribe na! Magpapahuli ka pa ba? Subscribe na! www.youtube.com/energyfm1067ytc. Go, go, go! Nay! Nay! Ipatanong ko lang po sana kung ano ang ibig sabihin ng RIP sa mga nidyo. Ay, naku anak! Ang ibig sabihin ng RIP ay return if possible. Isang pihit sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sabay ang bisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palagay internet, lasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Pag sabihin radyo, sabihin mo 106.7 masaya. Kung minsan kung sino pa yung mga taken, sila pa yung malungkot talaga. Oras natin! 9:37 na! Kulitan! Tawanan! All in one! Kasama si Rico Baby! Energy sa umaga! Bangga ay malungkot, di ba? O kung minsan nga, di ba mga bangga, mas malungkot pa yung mga taken. Kung sino pa yung mga taken, parang sila pa yung may dinadamdam. O kung sino pa yung mga taken, sila pa yung parang may problema. Bakit kaya no mga bangga? Nakaka-relate ka ba? O shoutout sa lahat mo ng mga single at ready-ready na makipag-mingle. Oh, pero sana mga pangga ha, watch out ka rin doon sa mga pangga na papasukin mo sa buhay mo. Oh, kasi baka mamaya akala mo single, oh, yung pala single nga naman siya, single daddy lang talaga. Talaga, oy, it's a Monday mga pangga ha, October 19 na ha. At syempre ilang kembot na nga lang, magno-November na, kayo ba nakadalaw na kayo sa mga mahal nyo sa buhay? O, balita ko mga pangga, ano, ipagbabawal yung pagbisita ayan sa mga minamahal nating yumao. Ayan sa nalalapit na October 31, kaya dapat ngayon palang bisitahin nyo na sila. Oo, kasi kapag hindi nyo sila binisita, sige kayo baka mamaya kayo bisitahin nila. Yung tipo magugulat ka na lang, ano, yung ikaw lang mag-isa sa kwarto pero parang may nangangalabit at nagyayaya sa'yo. Baka pagkaganyan pangga, magulat ka na. O baka dinadalaw ka na. Ay, shoutout sa lahat ng mga OFWs dyan!
Alexia De Luyas. Ang sabi niya, hi DJ Rico, happy Monday! Ngayon ay papasok na ako sa aking pinapasukan. Ingat kayo dyan. Uy, dapat ganyan talaga, no, mga pangga. Oh, pero kung ang pasok nyo, alas G scary lang yung papasok ka pa. Pero kung ang pasok mo alas 8, ay nako, late ka na. Ay, pa-shoutout naman daw po, nakatutog sa atin ang Masablay Family! Good morning, Rico Baby. Pa-shoutout naman, Pampa, good vibes ko everyday ang programa mo. Salamat na Halloween, Masablay! Nakatutog din sa atin ngayon, syempre si Ate Jane Lingon Flores. Good morning sa Flores Family! Ay, eto na si Maya. Si Maya na hindi katipan is our chief. Pabati naman daw ang Guevara Family! Watching from Marikina, Marikina! Bati naman natin si Maria Norma! Maria Norma, pabati naman daw ang buong Del Rosario Family! Lalong-lalo na sa Marikina, Totong, and Tokni! Parang pili ko kulang yung ano niya, message niya. Walang nini. Talk nini. Claudine, si Bayan. Hi DJ Rico, sino yan nasa likod mo? Sino nga ba? Huwag mo ko tinatakot, mag-isa lang ako dito. Alam mo kung minsan ganyan, no? May mga ganyan kakaibigan, no? Yung ang lakas-lakas manakot, pero siya pala yung number one na takot. Ay, huwag kayong ganyan, ha? Mag-isa lang ako dito, huwag kayo nananakot. At syempre mga pangga, oras natin, we got 42 minutes makalipas ang alas 9 o'clock ng umaga. Eto, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga pa-shoutout bago natin malaman kung ano nga ba pag-uusapan natin sa ating hashtag tarantanong ni Rico Baby. Pero bago yan, batiin muna natin ang Billiones Family. Eto, batiin natin, sabi niya, watching from Taiwan, maghapon sa Energy FM lang, si Irene Billiones. Ay, doon sa lahat ng mga OFWs natin, ha, ngayon pa lang, i-ready niyo na ang inyong mga Viber number. Sana may makausap ako ngayong morning. Tawag kayo, ha, sa 0956-081-0337. Again, ha, sa Viber po ito, 0956-081-0337. Ayan, pwedeng-pwede at bukas na ang linya para tayo ay tumawag. At syempre, mga bangga, huwag na nating patagalin pa. Oo, syempre, eto na ang ating hashtag tarantanong ni Rico Baby. Eto na, pag-uusapan natin mga bangga kung ano-ano nga ba ang dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nilang maging single for life. O diba, may mga ganyan eh, diba? Yung ayaw nilang maging single kasi daw malungkot kapag ka single. Well, may punto naman siya na malungkot talaga kapag ka single, lalo na kapag ka nasa bus ka, tas yung katabi mo ang sweet-sweet. Tapos ikaw, oh, wala ka man lang kalambingan. Kumisa nakakaingit talaga yan, di ba mga pangga? O kaya pagka ganyan, kung feeling mo yung katabi mo single, o kausapin mo siya, sabihin mo, kuya, pero lang ko na kamay mo. Pwede bang hawakan ko? O, eto na, dali, tawag na kaya 0956-081-0337. Ayan, para malaman po ang inyong mga suggestion at mga sagot sa ating katanungan ano-ano nga ba dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nilang maging single for life. Pa-shoutout naman daw po from Rosario Cavite. Pabati naman daw si sino ba to? Bakit nawala? Wait, si Ate Doris Gabs. Sabi niya, Rico Baby, pabati naman daw kasamahan ni Rachel Fuentes at Basic Dava. Uy, may utang pa ako kay Rachel, hindi ko pa napapadala yung loan. Sorry Rachel, promise napadala ko na. Sabi ni Ate Jing Rebato, tawag na bangga. Uy, gusto ko makausap si Ate Jing. Oo, at gusto kong bigyan niya tayo ng clue kung ano nga ba yung regalo niya sa anak ko. Uy, ang ganda nun. Panoorin nyo, maglalabas ulit ako ng panibagong vlog ko at iba-vlog ko talaga o yung mga gifts ng anak ko sa birthday niya. Okay, ganda morning. Pa-shoutout naman daw po ang Tugba Blimas Family from Caloocan. Lagi nakatutong si Salim Bugot. Balibalik to ng pangalan.
Sabi nila ni Felipe Aguinaldo, bakit gumagalaw-galaw yung nasa likod mo? Talaga ba? Huwag ka nga, sinatakot mo ako ha. O siya, sige mga bangga, eto, simulan na natin ang pagmamasahan ng inyong mga sagot. Ayan, sa ating katanungan, ano-ano nga ba ang dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nilang maging single for life? Ito na, dali, mag-comment na kayo. Sabi nito ni, ni Wen Zapanta, puro pabati na lang. Pabati naman daw ang Zapanta family, please. Please talaga. Ayan, pwede-pwede na kayo tumawag. Again, 0956-081-0337. Ayan, ang tatawag, mananalo sa loto kahit di tumataya. Pwede pala yun. Lizelle, Rico Baby watching from Muntinlupa City. Hello po sa inyo dyan. At syempre, Doris Gavs, okay lang yung DJ Rico. Salamat. Tumawag lang kami para masaya kami. Ganun, hindi. Papadala ko talaga yung load promise. Asya, dali, tawag na. Tawag na. 0956-081-0337. O pwede rin kayo mag-comment dito, mga panggano, kung ano nga ba para sa inyong dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nilang maging single for life. Actually, pwede nga natin i-relate sa sarili natin, mga pangga, di ba? Oo, kung ano nga ba yung dahilan kung bakit ayaw natin tayo ay single. Ako siguro, mga pangga, isa sa mga dahilan, ako muna magbibigay, wala nagbibigay eh. Puro pa shoutout eh, di ba? Siguro sa akin, oo, yung ano eh, sayang yung 60 days na maternity leave. Di ba? Sayang yung 60 days na ano, maternity leave, sayang gamitin mo yun. Oo, magjawa ka para pag nabuntis ka, magamit mo yung 60 days na. Actually, hindi na ka 60 days, 90 days na nga ata eh. Tama ba? Yung maternity leave? Oo. Di ba? 90 days na nga ata. Nakakaloka. Kaya kapag ganun pang siguro, kapag regular ka na, pwede mo nang gamitin yun. Oo, pero kapag ka, halimbawa, progi ka palang sa opisina nyo, ay magtimpi-timpi ka ate. Kasi wala ka pang maternity. Ano ba ba? June, Bahisa, paki-shoutout naman daw ang aking apo na si Kael Zabala ng La Toria Nay Cavite. Okay, hello sa inyo dyan. At syempre mga panggalam nyo, merong mga nag-comment sa ating post sa Energy FM. Eto, basahin muna natin habang yung iba mga pangga ay nag-iisipan ng kani-kanilang mga sagot. Eto, sabi dito ni Karen Alibio. Sabi niya, mahirap tumanda mag-isa, malungkot. Masarap kung may kasama kapag humaharap sa bawat hamon ng buhay. Sa bagay, alam niyo mga pangga, no? Nakakalungkot man isipin, ang laki-laki nga ng hamon niyo, ikaw lang ang kakain nito. Mas masarap nga naman, di ba, kapag may kasama kang humaharap sa malaking hamon sa hapagkainan. Hindi! Ano, hamon sa buhay pala to. O yung mga challenges sa buhay. Sa bagay, masarap din may kapartner ka, di ba? Yung may kapartner ka, natutulong sa'yo kapag ikaw ay nangangailangan. Yung may kapartner ka, na dalawa kayo magsosolve ng problema. Di ba? Ang saya. Salamat sa sagot. Sabi naman dito ni Zedrig Zarate, wala po kasi silang katuwang sa mga pagsubok na kakaharapin ng mga tao dito sa mundong ginagalawan natin. Alam niyo yan ang maganda, no? Yung humanap tayo ng kapartner na tutulong sa atin. O, kasi marami sa mga partners natin, aminin natin mga panggaha, marami sa mga mag-aasawa ngayon na hindi siya nagtutulungan, may isa dyan pabigat. Yung imbis na parehas kayo magsusolve ng problema, parehas pa kayong may isa dyan yung mga hindi makikipag-cooperate. Diba? Ang hirap. Sabi ni Lizelle, eto ha, sa ating Facebook Live, mga panggabasahin natin, medyo mahaba yung sagot niya, pang ano na, pang lihim ng liham. eto, tagal lang yung Seymour, hindi ka mapindot. Sabi ni Lizelle, Rico, maybe boring kasi mag-isa. Wow! Ano ba yung ginagawa mo na mag-isa at naboboring ka? O eto naman, sabi niya, kahit sabihin mo may mga kaibigan ka, andyan pa rin yung mahaharot o kaya malalambing mo sa bagay. May point siya, di ba? Iba pa rin yung kapag meron kang mahaharot sa gabi. O yung sa gabi meron kang baka kalabit. Sige na, please. Gusto ko.
Oh, kaya masarap may jowa. Oh, pero sana no mga pangga, pag nagka-jowa kayo at nagbunga pagmamahalan nyo, oh, sana kung gano'ng kasarap nyo ginagawa yan, ganun din kasarap na haharapin nyo, ayan ang mga challenges sa buhay na dalawa kayo. Diba kasi marami sa mga lalaki ngayon, oh, ang sa una gentleman, ayan, kapag ka nakabuna ng baby, magiging running man. Yung ikaw ay tatakbuhan na. Kaloka. Again, 0956-081-0337. May patingin natin, ha, yung mga kamag-anak ko sa Maytan, sa Cavite. Uy, si JD Donesa nakatutok sa atin. Hello, JD, baka gusto mo tumawa. Again, 0956-081-0337. When Samantha, sabi naman niya, ayaw kong maging single for life kasi gusto ko magkaroon ng maraming anak. In fairness, ano? Yung iba talaga gusto maraming anak. Oh, pero sana, ano mga pangga, kung gusto niya ng malaking pamilya, ano, meron din dapat kayong pantustos. Diba? Kasi kung minsan na lang, yung kakalungkot isipin na kung sino pa yung mga, yung walang magandang trabaho, kung sino pa yung walang trabaho, diba? Sino pa yung may gana na magpalaki ng buong pamilya nila? Kaya alam nyo mga pangga, dapat ang pagpamabilya talaga, lalo na ang pagbuo ng anak, ay pinag-aaralan at pinag ano, happy na plaplanuhan. Oh, wag lang yung basta hada ng hada. Huwag natin iasa kay Batman, di ba, ang kapalaran. Oh, so dapat meron din tayong pagkukusa. Oh, sabi naman dito ni Ginaline Kaiwan, masayang Monday, Rico baby. Good morning. Good morning, good morning din. Siyempre, sabi naman ni Sam Limugot, halu-halong pangalan. Ayaw ko maging single for life, DJ Rico baby, kasi married na kasi ako. Pero ha, tandaan niyo mga pangga, hindi lahat ng married, hindi na magiging single. Tandaan niyo, kapag ang isa ay nawala, single na kayo. It's either single mommy or single daddy. May pati naman natin, nakatutong sa atin ang Gutierrez family. Oh, parang bagong pangalan to mga pangga. Francis Gutierrez. Good morning, Francis Gutierrez. Magparamdam ka kung sino ka. Ay, hindi! Ano to? Asawa to ni, ano, ni Ate Irene. Uy, hello sa Gutierrez family. Good morning. Ako, dapat tawagan ako ni Francis. Francis, tawagan mo ko Viber, dali. Usap tayo, 0956-081-0337. Pag-usapan natin kung ano nga ba yung dahilan ng mga Pinoy o dahilan mo. Ewan bakit ayaw mo maging single for life. Again, 0956-081-0337, tawag na. Viber yan ha, sa Viber. Sabi naman dito ni Felipe Aguinaldo, ayaw kasi nila mawala sa kalendaryo ang edad niya. Kailangan na daw mag-asawa. Well, alam niyo mga pangga, ang pag-asawa naman ano eh, dapat talaga nasa right age ka na. Oo, pero kung halimbawa, maaga ka na jaunties dahil sa kalandian mo, aba, nararapat lang na mag-asawa ka na, di ba? Oo, pero sana alam niyo mga pangga, nalulungkot ako sa mga taong nag-aasawa dahil nakabuo na sila. Oo, di ba? Sana bago kayo mag-asawa, o bago kayo mag-ano, makabuo, ayan, ang bunga ng pagmamahalan. O sana magpakasal muna kayo. O sana ko yung excited, akala niyo naman magugunaw na bundo bukas. dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nila maging single for life para daw sa gastusin. Mike, hello, good morning, Daisy. Magandang umaga sa'yo. Kumusta, Daisy? Magandang pa ako sa umaga, DJ Rico. Wow! Gusto ko yun. Gano'ng kakaganda, Daisy? Kung magiging artista... Kasi ganda ng umaga mo. Wow, ganun ba yun? Eh, kasi di maganda yung morning kasi hindi ka maganda. Hindi maganda ang morning mo. Eh, sa amin maganda ang morning namin. Uy, dahil kausap ka namin. Uy, grabe naman. Uy, salamat, Daisy, ha. Pero hindi totoo. Kasi alam mo, sa boses mo palang malalahi sa Soberano. Di ba? Di ba Marian Rivera? Pwede rin, Marian Rivera, di ba? Kahit nga Mel Chanco pa. Akala ko pang Noli Di Castro. Pang Noli Di Castro. Uy, grabe ka naman. Hindi naman pang Noli Di Castro yung boses mo. Ikaw naman, pang Jason sa naman.
Hello, Daisy! Hello, DJ Rico! Kumusta ka na, Daisy? Alam mo, natutuwa ako na nakausap kita ngayon mo. Bigla ka kasi nag-appear, so nagulat ako. Unexpected talaga. Daisy, taga saan ka? Taga Bacolod. Ilongga po ako. Wow! Daisy! Ilongga ka? Ilongga ka, Daisy? Ilongga, gid ko! Oh! Alam mo ba, Daisy, meron ako naging boss dati. Oo, Ilonggo siya. Pero may paborito siyang sabihin sa akin. Ano ang kanyang sinasabi? Ayun, di puta! Ay, linti, yun, di puta! Hindi, di ba ganun? Ganun yung punto ng mga Ilonggo, di ba? DJ Rico, pabati si Ate Rachel tsaka si Ate Dorin Dorsgab. Uy, oo nga, sila ay nasa Hong Kong, di ba ga? Uy, sila ang kahalakakan ko ngayon, ga? Ay, ganun ba? ikaw pala ay nasa Hong Kong din? Oo. Ayun, di po, ha? Nakakaloka si Daisy. Daisy, ano trabaho mo sa Hong Kong? Ayun, taga-kuskus din ang kubeta. Ay, ganun. Uy, ayos yan, ha? Uy, mahirap na trabaho yan. Sobra. Alam mo ba naranasan? Oo, saka taga-alaga ng anak ng iba. Oo nga. Ikaw ba may anak ka na? Ay, wala pa. Dalaga po ako. May kakilala ka pang binata? Ay, meron. Meron. Meron? Oo, gusto mo makilala? Willing ako. Ay, marami akong time. Ay, magandang umaga sa'yo, Daisy. Ay, kung ako ba ay manliligaw sa'yo, ay may chance pa ako. Ay, kayang-kaya ko, maliliit na butas, pinapasok ko, maliit ba sa'yo? So ikaw ay no boyfriend since birth? Well, hindi ako NBSB ha. May boyfriend ako. Ah, may boyfriend ka na? Nakailang pasok? I mean, nakailang pasok kayo sa restaurant? Kasi syempre, di ba nagde-date kayo? Oo, specific naman kasi ibang pasok yung iniisip ko. Ibang pasok? Anong pasok yung naiisip mo? Anong pasok yun? Kasi yung pasok ko na iniisip ko. Ano yan? Patok na yun sa ano mo, sa topic mo. Anong pasok ba yun? Ha? Anong pasok yun? Baka may underage. Walang underage dito. Underarm lang meron. Ano bang pasok yung tinutukoy mo? Yung pasok ba na makakabuo ng ano, ng kambal? Yan! Talaga ba? Nasubukan niyo na ba yun? Nasubukan niyo na ba yun? Gano'ng kasarap... Na! Ha? Nakakainis! Ang aga-agang baboy-baboy natin! Ikaw kasi Daisy eh! Tanda nga yung pinula ng lunis, no? Kaya nga sa ba? Oo nga, siguro! Naliligo ka ngayon at wet na wet ka! Anong ba? O siya, Daisy, bago pa lumayo tayo sa topic. Pag-usapan natin, ano nga ba yung dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nilang maging single for life? Well, para sa akin kasi, dapat talagang may kayakap ka, lalo na ngayong panglamig. Ay, sabagay, ano? Ano bang gusto mo sa kayakap? Yung nagiinit, ganon? Yung nagiinit at naglalagab lang. Ah, ganon ba? Di bang yakap ka ng plancha? Walang plancha? Oh, ito mas mainit. Yakapin mo high voltage. Sigurado, kapag niyakap mo yun, mangingisay ka pa. Baka may willing magpayakap dyan. Ay, ganun ba? Eh, si Mang Yut nga daw, willing magpayakap. Ay, ako ba, yayakapin mo? Ay, gusto mo bang magpayakap eh? Eh, anong eh? Parang ayaw mo pa.
O, eto, magbasa tayo ng comment, Rachel, ha. Sabi ni Marvin Salamero, ayan, napakasarap talaga pag pumapasok sa Malamiga at magandang restaurant. Kailan ka ba huling nakapasok sa Malamiga at magandang restaurant? Ay, matagal-tagal na din. Talaga? Siyempre, matagal ka na? Opo, mag-iisip ka lahating taon, so walang pasok na ngayon. Oy, sabagay. Pero nakailang boyfriend ka na, Daisy? Ay, hindi pwedeng sabihin. Bakit? Kasi marami? Hindi na kabilang. Correct ka dyan. So, oh, yun na nga, Daisy. Ayan, ikaw ba, Daisy? Kasi syempre, di ba, OFW ka. Kailan yung plano mo na umuwi sa Pilipinas para mag-settle down, para magpakasal, at isipin naman yung sarili mo? Siyempre, katapos ng kontrata, kailangan umuwi na. O, oh, sabagay. Pero ikaw ba magre-renew pa? Lalo na magkakaedad na. Ay, ilan taon ka na ba, Daisy? Ha? Ilan 32. 32? Bata pa? Bata pa yan. Ay, bata ba yun? Oo, bata pa yun. Pwede pa. Pwede pa? Pwede kang lumande? Pwede pa. Oo, basta nakatupis, ha. Kayang-kayang yan. Ako, malakas loob to. Malakas loob. Kailangan yung magiging job mo, malakas loob din. Kay Brian Hernandez. Oh, sige. Meron ko ba man gusto batiin? Sige, batiin mo. Go ahead. Tsaka si Bersman Luna. So, shout out! Yun! O nga, nanonood. My Magnatic! Sino ba? Yon. At syempre, ano, Daisy, may mga kaanak ka dito sa Pilipinas, di ba? Taga ano sila? Taga saan ulit? Taga Bacolod. Oo. So kayo ba lagi kayo nagvi-video call, gano'n, nag-uusap? Palagi po. Oo, buti na lang, ano. At least, syempre, di ba, nalalaman mo rin kung ano yung kaganapan sa kanila. Anyway, maraming salamat, Daisy. Napakasaya ng ating chikahan ngayon. Pa-shout out sa kasama ko, katabi ko ngayon, si Doris Gabs, tsaka si Rachel Fuentes, si Rico. Oo nga, oy Rachel! Kaya nga, oy Rachel! Maraming salamat! Kaya nga, sabi mo kay Rachel, ipapadala ko yung load, send niya yung number niya dun sa Facebook fan page ko. Noted po. Sige, maraming... Shout out, Doris Manona. Yun naman. Love you, mwa, chuk. Ay, teka lang, parang hindi si Papa Jackson yun, ha? Parang ibang DJ yun. Anyway, thank you so much, Daisy. At mag-ingat ka dyan. At sana makahanap ka ng jowa mo, no, pagbalik mo dito sa Pilipinas. Salamat, Daisy. Sige, salamat. Thank you so much, Daisy. Bye-bye. O, diba, mga pangga. Ang social, hindi yung si tumawag, no? Nakakatawa, no? May mga kausap kang OFW na ganyan na alam nating malungkot sila, mga pangga, dahil malayo sila sa pamilya nila. Pero andito tayo, kausap natin sila na parang wala silang dinadamang kalungkutan. Thank you so much, Daisy. Mabuhay lahat ng mga OFWs. Ayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Siyempre, OFW nga, diba? Nakakaloka. O siya, pwede ba tumawag ha? 0956-081-0337. Ayan na, sa mga nag-viber ngayon, nagda-download. O, maraming nabawa sa viewers. Ano, malamang kayo nagda-download yan. Again, dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nila maging single for life. Sabi dito ni Paolo Salvoro Jr. Sir, pag-greet naman ang mga PNP, PCRJ, CCGAM. Thank you, sir, watching from Arescom, Andres Fort, Bonifacio. Thank you. Ay, sa lahat po ng mga kapulisan natin, saludo po kami. Ingat po kayong lahat dyan. At syempre, mga mga happy, ano daw, pamati naman ng happy first monthly sa Caras Babies. Sabi ni Jessa Santa Maria. Uy, si Jose David Donesa Arca. Nag-i-install daw siya ng Viber. Sige, dali. Oo, mag-install ka. O, eto, dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nila maging single. O, eto, sabi nila, gusto nila makatikim ng chocolate na libre. Grabe, di ba? O, sa bagay, kapag may jowa ka, di ba, andyan yung every monthsary, nagbibigay ng chocolate. Di ba? Every monthsary, mayroon makakatanggap ka ng Hershey's, ng Kisses, ng Toblerone, o di naman kaya yung binalot sa gintong foil. Yung
Ferrero. Buti ako naman sabi Ferrari. Di ba? Oh, iba pa rin talaga yung feeling na nabibigyan ka ng libreng tsokolate, masarap. Oo. Pero kung halimbawa, wala talagang jowa, o isa na lang ang gawin mo, pumunta ka sa grocery, oo. Tapos pag nagpa-free taste ang Milo, makakatikim ka ng tsokolate. Gusto mo lang pala libre. Doon ka na lang pumunta. Sino ba? Pa-shoutout naman daw dito sa Bonao, Kalasyao, Pangasinan. Hello po sa inyo dyan. Hello, hello at sabag hello kay Lucilda Garcia. Mabuhay daw ang mga OFW. Ang bagong bayani ng bansa. O lalo na si Ate Lucilda Garcia, bayani yan. Oo, di ba? Papatayuan ko ngayon ng anini, ng monumento sa tabi ni Bonifacio. Ilagay natin doon si Lucilda Garcia. Ayan, si Daisy Dava. Salamat DJ Rico Baby, nag-enjoy kami ng sobra. Ay, kami rin po. Oo, Ate Daisy, nag-enjoy. Ingat kayo dyan. Vans Brandares, pa-shoutout naman na watching from Valencia City, Bukidnon. Hello sa lahat ng mga taga-Bukidnon. Maraming bukid siguro dyan. Ano? Sa Bukidnon ba may kondo? Parang wala. Kasi kapag sa Bukidnon nagkatayo ng kondo, hindi na siyang Bukidnon. Oo, oh, diba? Jing Rivada, congrats sa mga may kapartner na masaya sa kanilang relasyon. Si Ate Jing ba, wala ka kapartner? Oo nga, partneran lang kaya kita. sabi naman, babati naman daw, DJ, sa mga taga Santa Felomina, Siargao. Nakatutok ka. O, eto na ha, dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nila maging single. 0956081-0337. Sabi nila, wala daw kayakap sa gabi. Oo, kung wala kang kayakap sa gabi, huwag kang humanap ng jowa. Minsan naman kasi hindi din masarap kayakap at jowa. Diba? Mas masarap makayakap ang unan. At least kapag kaunan ang niyayakap mo, walang palag. Kung minsan, diba, kapag ka-jowa, may palag. Kapag mag-unan ka na lang, at least walang palag. Kahit anong gawin mo sa kanya. O wrestling mo, carry lang. Lovina, si Bayan, ayaw mag-connect. Bakit? Baka wala kang internet. Ano pa ba dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nila maging single for life? Para daw maranasan niyang kiligin paminsan-minsan. Oh, kasi kung minsan nakakailig din kasi kapag may jowa ka, diba? Pero kung wala talaga magpapakilig sa'yo, try mo na lang umihi every morning, kikiligin ka rin. Sabi ni Che Aguila, iba talaga ang energy mo, DJ Rico. Ayan, nakakamulat ng mata. Kaya lang, gabi na dito. Masarap talagang may kayakap sa pagtulog. Oo nga naman, kung wala kang kayakap, yakapin kita, Che. Yakapin kita mahigpet, tapos tutukan kita, sabihin ko, hold up to. Uy, hindi lahat ng mga yumayakap sa'yo, sweet, ha? Oo, lahat ng iba may mga yumayakap, pero hold up pala. Akin na bag mo. Diba? Hindi akin na puso mo eh. Kundi akin na yung bag mo. 09-5608103-37. Tawag na mga pangga. Sa Viber yan ha. O, eto ha. Dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nila maging single for life para daw maranasan kiligin. Nabasa na natin yung ayaw nilang tumandang dalaga. Totoo diba? Kung minsan may mga ganyan eh. No? Yung sabi nila ayaw ko magkasawa. Gusto ko ako lang kasi masaya ako kapag ako lang mag-isa. Alam niyo mga pangga, hindi rin masaya ha na tumanda kang single. Kasi di ba mga pangga, ang hirap isipin na kapag tumanda ka, yung iba ang kasama, yung husband nila na matanda na rin, o ikaw na dalaga, kasama mo yung mga flower based na mga matatanda na rin. Di ba? Kung minsan nakakalungkot yun, na kasama mo sa buhay yung kama mo na 50 years ago na. Yung mga picture frames at masasayang alaala, yun lang ang nakikita mo. Iba pa rin talaga kapag meron kang kasama o tumanda. Oo, talagang mas nakakaano yun. Nakakasaya at nakakadagdag buhay. Felipe Aguinaldo, kasi sawa na sila mag-hand carry. Ay, aray, ayan nga. Sa bagay, totoo din. My point. Sabi naman ni Lucilda Garcia, kaya nga gusto na nga akong bulyawan ng kapitbahay ng ganyan. Napaka-energetic mo kasi, Rico, baby.
Sabihin mo sa kanila, wala silang pakialam. Ay, may tumatawag ah. Sagutin natin si John Paolo. John, ay, nawala si John Paolo. John Paolo, tawag ka ulit. Dali, dali tawag ka ulit. Bakit kaya ganun, ano? Tawag na si John Paolo or ako na lang ang tumawag. Ikaw ha, makulit ka ha. Ayaw mo tumawag. Eh, tawagan natin. Go! Ayan. May caller tayo, John Paolo. Tagub Limas. Taga siya kaya to si John Paolo? Alamin natin. Oh, parang nahiya eh, no? Sabi niya, pero tawag ako kaya si DJ Rico. Ay, biglang nahiya. Kinabahan. Tawagan natin. Tawagan natin, John Paolo. Tagub Limas. Hinahanap po natin ang isang nawawalang lalaki. Ang pangalan niya po ay John Paolo Tagulimas. Muli po siyang nakita na kasuot na green na jacket at may yellow na pipings. Parang feeling ko taga FEU siya. Ayaw niya sagutin. No? Eh, diwag kung ayaw mo. Hindi ba ka nahiya? Oo. Olivia Cruz del Valle, hina ng net. DJ Rico, mabati naman daw. CPO2, Junar Sumalyo sa Siargao. Hello po sa lahat ng mga PO2. Nawa kayo po ay maging PO3, PO4, PO10, PO300. Ano kaya may ganun ano? May ganung rango. Magsisimula sa PO1 hanggang PO300. Anong edad mo na kaya ikaw magiging general. Kung may ganun. Oh, sana naman walang ganun, no? Ang mga PO ba, hanggang ilan yon? Hindi ko alam eh. Sorry, ha? Hanggang PO ano ba? PO1, PO2, PO3 lang ata. Hanggang PO3 lang eh. May PO4 pa ba? Hindi ko alam. Kinabahan! Kinabahan ako! Kinabahan na ako! Nahiya! Sabi ni ano. Uy, wag! Ay, hindi! Siya pala si ano? Si Samil Bogot! Huwag kakabahan! Ano ka ba? Dali! Malay mo kayo para sa isa't isa ni ano? Ni Daisy Olivario. Di ba? Ni Ate Daisy. Dali, tawag na. Again, tawag na sa lahat ng mga may Viber number dyan. 0956-0810-337. It's 10:12 on the clock. Ako si Boy Cam. Galit na yan. Baka overtime na. Dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nilang maging single for life na dahil sa Angel's Burger. Kasi di ba Angel's Burger? Buy one, take one yung burger nila. Oh, nakakahiya naman kung yung take one walang kakain, di ba? Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Saling bugot. Huwag kang kabahan. Binago-bago mo kayong pangalan mo sa Facebook, di ka kinabahan. Tapos kayo usapin lang, kabahan ka. Huwag kang kabahan. Arap na. Madali, last caller, 0956-081-0337. Ayan, tawagan nga kita. Oo, hindi tayo matatapos sa live. Tanda mo, kapag ito hindi mo sinagot, hindi ko ibababa itong live na to hanggat hindi kita nakakausap. Ayan, tinatawagan ko na. Nakalagay dito, this number is not yet on your contact list. Oo. Ano si John Paolo, ano ha? John Paolo Tagublimas ay sa picture niya para hindi siya masaya. yung aurahan niya sa Viber picture niya para mga bayani. Oo, yung mahalang ngiti. Di ba ganun ng mga bayani noon? Kasi sabi nila, noon daw mga pangga, ito trivia ha, na ang sila ay bumabase sa kanilang kagwapuhan, depende yan kung seryoso yung mukha nila. Di ba? Ganun daw. Ewan ko totoo, nabasa ko lang. Ay, si John Paolo ayaw sagutin. Bahala ka dyan. Sayang, mamimigay pa naman ako 100 pesos. ayaw niya talaga sagutin. Sabi niya, ha, 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 ha. Oo nga. Reply ko kaya to. Ha, 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 ha. Chuba, 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 chuba. Ay, nako. Anyway. Dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nila maging single, ang lungkot naman daw kasi maglaro sa playground. Wala siyang kalaro sa siso. Totoo, di ba? Ikaw ba maglalaro ka sa
season ng walang ka-partner. Di ba? Ano pa? Meron ako nakita kasing ganyan sa plaza sa probinsya namin. O dahil single siya, wala siya talagang ano. Wala siyang kalaro. Eh, naawa naman ako sa kanya kaya inabutan ko siya ng bato. Diba? Yung bato na yung kalaro niya. Uy, call kita, Ramon Jano Deneza, Patricia Maria Payoyo. Ayan. Sige nga, Ate Marie Payoyo. Dali, tawag ka. I want to talk to you. Parang pili ko dudugoy na ako kay Ate, ano, no? Ate Marie Patricia Payoyo. Dali, 0956-081-0337. Ayan, pwede kayong tumawag para sa ating last caller. Diba? Oo. Hey, ano ba may mga dahilan kung bakit tayo maging single for life? O, para daw, maranasan niya na may manahin. Diba? Ayan, may tumatawag, may tumatawag. Ayan, psst, sabi ni Ate Marie Patricia, may psst. Pinusunsutan ako. Ano to, bidet? Ano kala mo sa akin, puwet? Ayan, dali. Tawagan mo ako, Ate Marie Patricia Payoyo. Ayan. Oo, tayo magchikahan. Ako na nga tatawag. Oh, sige, Free Viber, go! Kasabi natin. 10:16 oras sa buong kapuluan! We have our next caller, mga bangga. Hello! Hello! Reconnecting, reconnecting! Bakit ganun? Oo, mahina ang internet connection ni Ate Marie Patricia Payoyo. Hindi pa siya nagbabayad sa AT&T. sabi ni ano, saling bugot, go, 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 eh. Hello! Hindi ko pa pala nasasagot. Hello! Hello? Hello, Viber? Hello, Viber? Ganyan pala yung boses si Ate Marie Patricia Payoyo. Tutut, tutut. Isa pa, Ate Marie Patricia Payoyo. Oo, oh, type natin. Choppy, ate. Sabi natin, choppy. Ano ba spelling ng choppy? Huwag na nga, hindi ko alam spelling ng choppy. Pasensya na. O, tawag na ulit, Ate Marie Patricia Payoyo. Nagagalit, no? Ayan. Sagutin natin. Hello! Hello? Reconnect! Bakit ganun? Bakit ganun? Bakit reconnecting, Ate Marie Patricia Payoyo? What's wrong? Oo, mabilis naman ang internet connection po. Ano nangyayari? Teka, type na nga natin. Ate, di kita marinig. Nag-cotton buds naman ako. Ayan, tumatawag na siya. Oh. Hello! Reconnecting pa rin! Ano ba yan? Narinig mo ba ako? Ate, reconnecting. Reconnecting pa rin. So, paano na? Bakit ganon? Oo, ayaw. Sayang naman, ngayon ko lang makakausap to si Ate Maria Patricia. Eto, sige, sige, sige. For the last time. Hello! Yan. Yan. Medyo lumayo ako sa computer namin. Narinig mo na ako? Hello, Ate Marie Patricia Payoyo! Good morning! Good evening sa akin. Ay, ganun ba? Kaya ko. Kaya nga. Hello, kumusta, Ate Marie Patricia Payoyo? It's pagod, nice to hear your voice. Ako. Oo nga. Pagod na pagod ako. 10 hours akong lumagari today. Ay, ganun ba? Ako. Marami kang kahoy na nilagari? Hindi. Hindi sabihin marami akong kalam mo naman. Frontliner duty. Sa bagay. Oo nga naman. Call of duty. Oo nga. Pero syempre, ate, kumusta naman ang day mo? Kahit napagod na pagod, pag-uwi mo sa bahay, masaya naman. Ayan, aray ko. Para feeling ko nauntog pa si ate. Dito sa labas. Oh, I see. Ayan, siguro ate, lumapit ka sa router. Yung asin talagang idikit mo na yung pisngi mo sa router para hindi ka nawawala. Pag magpasensya niyo na si Ate Marie Patricia Payoyo kasi ano, malayo pa to eh. From New Jersey to. Di ba? Ay, tama ko.
nga ba? New Jersey? Hindi. Si Jennifer si ata ang New Jersey. Oh, from Texas ba si ate? Ayan, tumatawag ulit. Hello! Hello! Sayang naman ano. Ayan, mag-post nga kayo. Anong dapat gawin natin kay Ate Marie Patricia Payoyo? Hindi makapasok sa linya. Litlikudan. Ayan, oo nga. Good evening. Ayan, oo. Hello! Hello, ayan. Gulat ako sa'yo. Sorry, nasa labas na ako. Ayan, nasa labas ka na ate. Kumusta Ate Marie Patricia Payoyo? Eto, pagod na pagod ako. Siyempre, alam mo naman, Sabagay yung... Ate, saan ka ba nagtatrabaho dyan? Anong ospital sa Amerika? Ha? Saan ka nagtatrabaho dyan? Ay, dito ako nagtatrabaho sa ano, Willow Bend Nursing Home and Rehabilitation. Kumbaga, marami akong binubuhat dito na ako lang mag-isa kahit mas mabigat sila sa akin. Kailangan ko pa rin gawin. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. So, ibig sabihin, dyan sa pinagtatrabaho, namimigay ng pera kasi Will ang pangalan eh. Parang nga. So, Ate Marie Patricia Payoyo, nako, eto nga ha. Ano nga ba ang sagot mo sa ating hashtag tarantanong ni Rico Baby? Dahilan ng mga Pinoy kung bakit ayaw nilang maging single for life. Eto ano lang ah, from my personal experience na kasi 27 years akong single. Akala ko noong una, hindi na ako may in love, hindi na ako magmamahal, magmamahal na iba. Until dumating sa buhay ko si Jason, at dun ko na realize na kamahal-mahal din naman pala. Yan! So, and masasabi ko ngayon na we're planning our ano, future na, we're planning to settle down na. Uh-huh. And talagang ano, kumbaga... Mula nang dumating siya sa buhay ko, I always say na I'm no longer on my own, but his to keep and his to hold forever. Yun naman. Wala nang bitawan to. Correct ka dyan. Wala, yung first boyfriend ko siya. Wow. Yung papangasawa ko. Wow. So kayo ay parehas na Pilipino ate. Yes. Sa bagay. Yes. Since three sets siya, ako naman caregiver. Oh, naku, kaya oh, naman pala. Ang layo ng career, nakakalok. Correct, pero alam mo, tama, ang ganda ng ano ha, ng kombinasyon. Ayan ang trabaho okay. Nyo kasi siya ay chef, diba? Tapos ikaw nurse. Siyempre, ikaw, galing ka sa ospital, pagod ka, pag-uwi mo sa bahay, nandyan yung asawa mo, maghahanda ng pagkain para sa'yo. Masarap siya magluto, Jello, pag natitlan mo ako, mapapawaw ka. Nako talaga, mapapawaw ako? So, we just started a pastry business. Ginagawa na namin si Sal with Nutella. Yun ang kanyang main focus na baking yun. Yun naman. Oo, nako, napaka sana no, one time makapag-meet tayo Ate Marie Patricia Payoyo kasama si Jason. Kasi alam niyo mga pangga, talagang si Ate Marie Patricia Payoyo, every live natin, andyan siya to support eh, di ba? At lagi niya nga nababanggit na, ayan si, ang kanyang lovey-dovey na si Jason. Ayan na, nagre-reconnecting lang. Oo, nagre-reconnecting. Ito, sagutin ulit natin. Hello! Hello ate, pasensya ka na nagre-reconnecting. Oh, siguro nga medyo mahina yung signal sa kanila. Pero hayaan mo, tatawagan natin si Ate Marie Patricia Payoyo soon ano, sa ating mga programa pa. Ayan dito sa Energy FM Facebook Live. So sige, subukan natin, baka makausap pa natin. Hingan natin ng donasyon si ate doon sa mga single. Ayan, sige ate, tawag ka pa nga kung may free time ka. Oo, kaya ano, next this coming Friday mga pangga, no, baka pwede natin makausap si Ate Marie Patricia Payoyo ng mas clear, ayan, ang kanyang signal. Anyway, syempre mga pangga, it's 10:24, kapapatak lamang. Medyo isang oras tayo nagkasama ngayon ha. Maraming salamat, ayan, sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga nanood, sa lahat ng mga tumawag kay Ate Marie Patricia Payoyo, at syempre kay Ate Daisy. Thank you so much guys. At syempre sa mga Pinoy na single dyan. Ayan, may tumatawa. Hello, ate. Ayan. Mahanap ako ng matinong single. Kaya, kasi medyo maanong signal namin dito kasi ang daming computer na bukas. So nakikipaglaban yung signal. Oo, kaya nga
maraming mga router na nakakonek dyan. Pero alam mo, ate, ang isang sikreto... Router na minsan sakit sa ulo. Oo, alam mo, sikreto dyan, ate, lumapit-lapit ka talaga sa labas ng bahay nyo. Hindi, nandito na ako sa labas ng nursing home namin kasi tulog na yung mga tao. Hindi ko baka sabihin naman may kaaway ako sa kaya. Kaya nga. Tapos yung ginagayora ako, wala na akong ginagayora, diba? Tama. O di naman kaya kapag nawala pa sa signal, ate, lapit-lapit ka malapit sa highway yung mga maraming dumadaan na bus. Pero mag-iingat ka, ate, ha? Uy, ate, tagasan ka nga pala sa US again. Di ba New Jersey, tama ba? O yan, nawala na naman si ate. Anyway, mga pangga, oo, tawagan ko na lang siya after na Facebook Live ko, kausapin natin. Anyway, mga pangga, maraming maraming salamat ano, sa lahat ng mga tumutok. Ay, andiyan pa si ate. Ngayong paawat. Hello! Ayan. 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 Ayan natin. Nawala pa rin. Hello, ate. Ayan. Are you there? Are you there? Yes. Ayan. Hoy, ate. Nandito. Ayan, dahil nawawala-wala yung signal, paano ba? Oh, we'll call you again. Anyway, mga pangga, ayan, nawala na si Ate Marie Patricia Payoya. It's 10:26 on the clock, mga pangga. Nakasama, nakapiling at nakabody niyo po si Rico Baby, ang DJ na sa inyo yung nagsasabing hindi lahat ng may pangalang baby, baby, tawag ka. Maraming salamat sa magtutok. At syempre, magkita-kits ulit tayo for another. Ito si Ate Marie Patricia Payoya. Oh, sige, for the last time, babatiin natin. Hello, ate! Hello? Nawala talaga, reconnecting. Anyway, maraming maraming salamat, mga pangga! At syempre, kasama niyo pa rin si DJ Rico Baby Energy sa umaga 7 to 11 in the morning. Syempre sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Bye-bye! Bye-bye! Ang simple lang sa isang tihit, sumasayang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bayo, opisina, kotse, taxi, at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palagay internet, blasa, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag nang sabihin radyo, sabihin mo.